Hi, this is a soul farm girl. Welcome to ANIKA Farm. I-update ko lang po kayo sa mga alaga po naming BIIK. Kasi itong mga BIIK po namin, nasa 81 days na po itong mga to. Yan. So, hindi na pala BIIK itong mga to. Fattening na kasi malalaki na po sila tsaka mabibigat. Yan. Kung mapapansin po ninyo dito sa winning pen po namin, baka mamaya mahulog din sila katulad nung dating mga baboy po namin na nahulog. Kailangan din po namin ilipat itong mga to. Yun nga lang po kasi wala pa kaming bakanting fattening pen. Yan. Dito tayo. Hindi pa kasi namin napapagawa yung kabilang building po namin. Maraming kasing ano doon eh, bakante pa na for fattening pen. So dito naman po tayo sa bigay po ng kumpare namin. Yan, so ito naman po, nasa 49 days na po yan. 1 week na po yan dito sa farm po namin. So yan po yung pang teaser boar po namin dito. Kasi hindi pa kami nakakabili ng GP, large white, or land race po kasi yung balak po namin bilhin. Kasi dumadami na po yung mga inahin namin dito, kaya kailangan na po namin bumili ng GP large white boar. So dito po tayo sa mga BIIK po namin dito. Ito naman, nasa 79 days na po itong mga to. Yan, no? Bibigat na nila, no? Saka lalaki na nila. Ngayon po kasi ang gagawin namin, magbabaksin po kami ng APP. Yan, so ito, second dose na po nila ng APP. Kailangan na rin maibaba ito. Baka bumigay na itong ano, winning pen eh. Last vaccine na po nila ng APP. So dito naman po, yung sa bulog po namin, yung teaser boar po namin, ito, first dose naman po niya ng APP. So magbibigay na rin po kami sa kanya ngayon. Para hindi naman sayang yung gamot, di ba? Tsaka isang vaccine lang lahat dito sa farm po namin. Yan, so dito kung mapapansin po ninyo yung farrowing pen po namin, liba pa lang, start po kasi dito, pakita mo yung farrowing pen natin, yan. Lima pa lang yung farrowing pen namin dito. Yan. So ngayon kasi nagpapagawa pa lang kami ng farrowing pen, mga lima po yung pinapagawa namin ngayon. So dito po lahat yung farrowing pen, dito namin ilalagay. Yan, hanggang dito po yung farrowing pen. For the meantime, dito po muna yung mga fattening po namin kasi hindi pa tapos yung kulungan nga, di ba? So doon po namin ililipat yung mga yan eventually pag natapos na. Yan. So doon po sa bandaron, mamaya papakita ko po sa inyo. Maluwag din po kasi yung area namin doon eh. Tara, check nga natin muna. Medyo marami-rami pang gastos dito kasi ayun, magpapagawa na lang kami ng fattening pen doon kasi di ba yung fattening pen namin, yung mga ganito, sinira na doon eh. So check natin ngayon. So dito po yung isang fattening area po namin. Ayun po kasi nga, di ba may mga RTL po kami nilagay dito. So dito po yung dating kulungan. Ayan, naalis na rin po yung mga harang dito kaya lalagyan namin ulit. Di ba? Parang ano, ang nangyari kasi dito sa farm namin. Ito po yung dati naming ano, ah, kulungan ng RTL sa mga hindi pa po nakakaalam. Ito po yung dating kulungan namin. So, yung mga scrap po dyan ng mga bakal, yun po yung dating farrowing pen, tsaka gestating pen ng mga alaga po namin. Yan, so, dito po namin nilagay lahat yan. Tapos, inalis namin yung mga harang dito, tsaka dito sa kabila, oh. So, ngayon, ang gagawin namin, ibabalik na naman namin, tsaka kailangan po namin maglinis dito, tsaka mag-disinfect. So, hanggang doon po yan sa dulo. So, malaki po yung area dito sa likod. Ilan ba lahat to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na kulungan po lahat to. Yan. So, hanggang dito po. Dito po namin sila ilalagay. Pwede po magkasya dito ng 20 to 25 heads. Ang size po ng kulungan dito is 5 by 4 meters. So dito, maglalagay din kami dito oh, ng harang. Oh. Naalis talaga lahat. Sayang ano. Babaklas kami tapos ibabalik na naman namin. Kasi mas maganda naman kasing kita sa baboy. Kaya mas gusto namin bumalik sa pagbababoy. Pero ha, itong sa manok sa, kasi okay din ngayon. Kumikita din po kami. Kasi times 2 na po yung kita namin ngayon. Hindi katulad dati na bagsak talaga yung presyo ng itlog, di ba? Pero ngayon, maganda rin po yung pag-aalaga ng manok.
Kaya sa susunod na mag-aalaga po kami, magdadagdag kami. Yan, so ginto ang itlog ngayon, ha. Kasi ito, update ko lang din kayo, ha. Ang presyo po ng extra small po namin, ha, yung bentahan po namin, tsaka pick up sa bahay po namin, kasi doon po namin nilalagay mga itlog. So, start po tayo sa piwi, nasa 170 pesos. Yung excess naman, 180. Yung small, 190. Yung medium, 200 pesos. Per tray po yun, ha. Sa large naman, 210. Yung XL, 220. So, saan ka pa, di ba? Ang mahal lang itlog ngayon. Kaya yung mga ibang customer po namin, nag-uunahan sila mag-pick up sa bahay. Kung sino yung mauna, sila yung mga binibigyan po namin, pero may mga nakakasingit pa rin naman na mga hindi namin dating customer. Pero syempre, mas malaki po yung presyo namin sa kanila. Yan. So yan, ang daming itlog. Kasi malalaki na rin po yung mga itlog nitong madalas na, ang karamihan po na naha-harvest namin is medium tsaka large na. So konti na lang po yung excess tsaka small. Yun. So anyway, back po tayo sa piggery business. So ito nga po, diba? So anin po yung isang kulungan dito. Dito naman sa kabila, so anin din. So, 12 po lahat yung kulungan namin dito na pwede po namin gamitin. Hinihingal ako. Kasi doon sa kabilang building po, lahat doon is farrowing pen po namin. Lahat doon, tsaka winning pen. So, pagka walay, doon din po namin nilalagay. So, dito naman po, puro fattening po lahat dito. Ah, syempre, pwede na namin sila ilipat dito. Or kaya pag gilt na, malalaki na talaga, pwede nang buntisin, ganun, or mag-AI kami, ilalagay naman po namin doon sa gestating area. Yun, so nasa likod. Hinihingal ako. Ang bilis ko kasi magsalita. So, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So, ganun lang po ako magsalita, mabilis lang po talaga. Yan, so balik na tayo doon sa first building po namin. So, ito po yung first building namin. Ito kasi yung kauna-unahang building na pinatayo po namin way back 2018. Yan. So, ito po lahat yon. Actually, fattening area lang po lahat sana dito. Pero, syempre, kasi nag-alaga na rin po kami ng inahin, kaya nandito na rin po yung winning pen namin. So, dito naman po yung pangalawang building namin. So, ito, puro fattening area naman po lahat dito. So, ito, mapapansin po ninyo, ha, nilagyan po namin ng net. Yan. So, napaikutan po yan ng net itong building po namin, para hindi pasukin ng langaw or mga ahas, manok, etc. Kung ano yung mga pwedeng pumasok, kasi mga yun eh, baka mamaya sila pa yung magdala ng virus dito. Yun. So dito rin sa manok po namin, nilagyan din po namin ng net yan. So may mga nagtatanong kasi sa akin, kung pwede ba pagsamahin yung baboy tsaka manok? O naman, pwede po pagsamahin yon, kasi kaiba namang species yon. So kung ano yung magiging sakit ng baboy, hindi naman yun mahahawaan sa manok. So ganun din sa manok, hindi rin naman makakahawa sa baboy. Anyway, balik na tayo sa building 1. Let's go! Yan, so kailangan ko pong mag-disinfect ulit. Kasi itong mga ginagamit ko pong mga shoes dito, pang farm lang po namin to. Kaya ito kasi iniiwan ko na itong mga shoes dito, eh. Hindi ko na itong ginagamit sa labas. So, dito lang po talaga to sa loob ng farm. Dito tayo sa fattening area po namin. Ito na yung mga ililipat sana namin, eh. Itong mga to, oh. Ayan, tulog sila. Linis ng kulungan nila, bago linis. Tsaka natutulog na sila. Busog na eh. Ilan balat sila dito? 2, 4, 6, 8, 9. Yan, so dito naman sa kabila, ito tulog na, mga baboy. Pagkatas kumain, tulog. Yan. Sige. Ito naman po yung gagawin po naming mga gilts. Yan, so ito, ililipat naman po namin sa gestating area. Ito naman po yung mga gagawin po naming inahin. So by August 12, yun nga, na-mention ko na po yun sa isang video ko, na ibebenta na po namin dito yung mga lalaki tsaka yung may earn niya. And so dito, mababawasan na rin po yan. So yun. Sa mga natatanong naman po, may nagtanong po kasi sa akin. Sabi nila, wala daw kaming timbangan. Meron po kaming timbangan dito. Actually, madami kami timbangan. So ito yung timbangan namin na
mano-mano. Meron din kaming timbangan na digital, so ganito rin po kalaki. Tsaka meron din kaming timbangan na maliit pang broiler tsaka sa mga biik. Yun. So meron po kaming timbangan dito kasi yung dati, nagbenta po kami ng baboy. Dito tayo, ang ingay, may nag-welding eh. Yan. So dati kasi nung nagbenta po kami ng baboy, dun po namin tinimbang sa customer po namin kasi dun nila gusto timbangin. Eh dito naman, hindi naman namin pwedeng timbangin dito kasi hindi makikita ng customers, di ba? So gusto nila, actually lang makikita na timbangin yung mga baboy. So ang dami namin timbangan dito. Ito pa, oh. Ito rin yun. Digital din kasi ito, eh. Yan. So ganyan, marami kaming timbangan dito. Kaya tao. Ayun, so wala na. Pagod ako. Hinihingal ako sa pagsasalita ko. Happy farming, everyone. Bye.